too, and I ego. So ito yung mga nakuha natin mga langga. Ayan, kinuha ako yung pinakamalaki sa jackpot ako dito. Sa almost 9,000 Australian dollars ang utang namin sa gobyerno. Yay! Wow! Yan yung sariling lyrics na Ava, ang Let It Go. Bye! Yan, paliguan natin itong ating mga indoor plants. Ayan, kasi isang linggo na silang hindi nakakaligo. Mang babantot na. At saka para maarawan na din sila kasi ayan, namumutla na sila. Kaka-stay sa loob ng bahay. Ayan. Para naman mabuhayan ang kanilang mga dugo, ay masikatan sila ng liwanag. Ayan, tapos na. Good job! Ay, papunta kami ng mall kasi dadaan ako ng ATM para kumuha ng cash kasi bibili ako ng sanga ng malunggay. Kasama ko si Aling Maliit sa likod. Yung kambal umiyak kanina pag alis namin, gusto rin si Mama. Kawawa naman. So, ayan, ngayon lang ako nakakita ng may nag-post at nagbebenta ng sanga ng malunggay dito. Kaya, igagrab ko na yung opportunity bago tayo maubusan kasi ang daming gustong bumili mga Indians. Tapos, pinost ko nga yung post ni Kuya sa Pinoy group dito. At marami din gustong bumili. Kaya sigurado mauubos agad yun. Kaya ito, maaga pa lang ay pupuntahan na namin para bumili. Baka maubusan tayo. Nakauwi na kami mga langga kasi hindi ako nakapag-vlog pagdating doon kasi nakakahiya naman kay Kuya. At saka kami mga dumating kasi mga Indiano kaya ay mabilisan ko lang pinuha bago nila kunin lahat. So, say hi! Hi! How are you? Wow! Okay, so you're gonna show your dress. Wow, pretty dress. Turn around! Turn around! Wow! So, ito yung mga nakuha natin mga langga. Ayan, kinuha ko yung pinakamalaki sa jackpot ako dito. Ayan, pinakamalaki yung nakuha ko. Tapos, ayan, yung mga malalaking sanga din. So, mga 7 piraso to. Tapos, $7 each. Say hi po! Ayan, wow! So, total ito mga langga ay 50. 50 yung nagastos ko sa ating malunggay. Hello! Kaya sana lang mabuhay na ito. At sabi ni Ben kanina, bakit ang dami mong binili? Sabi ko kasi binilhan ko yung iba naming mga ibang Pinoy para ano, magkaroon din sila ng malunggay. Ay naku, ito na naman siya. Ano daw? Eh dahil lockdown pa, so tatanim ko muna to tapos pipikapin lang nila kapag open na. So, oh, shoutout nga pala kay Auntie Kenya in Australia, ayan, nagpabili din siya sa akin ng 2 piraso, tapos
pipikapin niya rin sa akin. Ewan ko kung kailan niya pipikapin, pero malapit lang siya dito. So, ayan. ayan, swerte dahil lang ako at tayo ng mga malalaking sanga ng malunggay. Yeah! Say hello po! Wow! Tingnan mong ginagawa ng tatlo. Who's inside? Who's inside? The baby chicken! A baby chicken! A baby chicken inside the egg. Are you a baby chicken? Yes. Yes. So mga lang. Yeah. That's yeah. So mga nagkakauwi ko lang pala, galing ako ng Bunnings. Bumili ako na itong mga paso para sa aking mga malunggay. Malalaki ang sanga. Tapos ayan, 10 sako nitong lupa. Tapos ito oh. Bumili din ako ng paso na malaki. Grabe, ang bigat niyan. Parang mas mabigat pa sa akin. Hirap na hirap ako kaninang buhatin. Buti tinulungan ako. Kasi nilipat ko nga itong ano, elephant ears dyan. Ayan na yung ating malunggay. Itong dalawa na yan kay Auntie Kenya yan in Australia. Ipipick upin niya yan ngayon. Tapos ito yung sa akin. Tingnan nyo, mayroon ng tubo. O, diba? Bilis lang. Tapos Mami. Ayan sa akin din. And then, ayun, meron pa akong mga itinanim dito. May magpipick up niyan. Hindi ko alam kung kailan nila pipick upin. So, ayan, mga langga. Meron na tayong malunggay. Tumakbo kami dito, mga langga, sa IKEA. Kasi, nag-order kami ng mga shelves. Eh, akala ko bukas pa pipick upin. Pero, ready to collect na doon ngayon. Kaya, nandito ako ngayon sa may exit area para hintayin yung mga in-order namin. So, bawal pumasok sa loob. Kaya, hatid lang ng staff yung mga in-order na mga tao. Ayan, dito. Ayan. So, maya-maya nandito na siguro yun. Ito, parating na malangga yung ating in-order. Ayan, sigurado akin na yan. Hindi naman pala matagal ang paghihintay. Ayan na. Nakauwi na ako, mga langga. Ito yung binili namin sa IKEA, shelf siya, tama ba shelf? Or table, side table, at saka isa pa nandoon. Yun, ano, mali yung naibigay sa amin. Dapat sana maliit lang yung in-order namin na yun. Pero yung binigay sa amin, malaki. Ngayon lang namin napansin nung nakauwi na ako. Hindi ko kasi alam, kasi si Ben yung nag-order nun. Ayan. I-assemble ko lang sila. Tapos, dun, yung isang table na black, doon kayo nalagay. Patungan ko ng halaman. And then, another one doon. Patungan din ng halaman. What are you doing? Ayan. Kasi, kailangan na namin itapon yung table na yon. Kaya, bumili kami ng isa pang table para pagpatungan ng mga halaman. Ay, okay. If you go watch na, anak. Ang cute oh, umiilaw yan pag gabi, mga langga. Solar LED lights yan. Para yan sa tatlong chikiting. Ayan. So, ito yung corner natin dito, mga langga. Nag-order ako ng plant stand para sa dalawang halaman na yan. Para mataas din siya. Kaya lang, parang medyo matagal yung delivery nila. So, hintay-hintay pa tayo dyan. And then, ito yung isang ginawa akong table. Ano siya, parang toy box siya. Kasi ano lang siya oh. Sarado siya. Lagyan na lang talaga siguro siya ng mga laruan. So, ayan siya. Medyo okay na siya. Tingnan dito sa corner. At patungan ko lang ng halaman yan. And then, yung aming, ayan, yung aming sofa parating na, hopefully, in 2 weeks. Tapos, ayan, tinapon namin yung lumang table, yung glass table. At ayan na yung shelf na ginawa natin. Ayan, much better siya dyan. At medyo mataas siya, kaya lang okay lang din naman. Tinalian ko yung mga langga, don't worry, para hindi mahulog. Ayan, mga langga, oh. Papatulogin ko na sana yung mga bata. Kaya lang may pa-surprise pala si daddy nila. Na binigyan sila ni mister ng glow in the dark na stick. Ayan. Paborito kaya noong bata ako. Yan yung sinishake, mga langga, tas iilaw. Yan yung usually na nilalagay natin sa ating kamay. Noong mga bata pa tayo. Wow, like a lava. That's awesome, isn't it? Yan. Matatagal-tagalan ang ating pagtulog nito ngayon gabi. Hyper pa itong mga batang ito. Yes. Wow.
Sa wakas, nakatulog na rin sa aling maliit. Grabe, ang tagal makatulog. At ako ay pagod na kanina pa. Grabe, ang dami kong ginawa ngayong araw na to. Nag-drive ako dito, nag-drive doon, nag-pick up ng kung ano-ano, nag-assemble. Kaya parang nananakit yung mga braso ko tsaka mga kamay ko, grabe. Siguradong bagsak ako mamaya sa bed. Siya nga pala mga laga kanina, habang nagdi-dinner kami, nakareceive ako ng letters, siguro mga tatlong letters galing sa Centerlink. Siya yung, ang Centerlink ay isang ahensya ng gobyerno kung saan sila yung nagbibigay ng mga, ano ba tawag dito? Payments, ayan, mga assista, tawag dito financial assistance sa mga residente ng Australia. Ayan. So, ayun, naka-receive nga ako ng letter sa kanila kasi nakakatanggap ako ng support galing sa gobyerno para sa mga bata, yung kanilang allowance, ganun. So, nakatanggap ako ng letters, dalawa. Sa isa, sabi ay na-overpaid nila kami ng mga more than $4,000. So, ayan. Pagkakita ko pala dun sa letter na yon, bigla akong na-shock. Napatigil ako sa pagkain. At talagang, ayan, parang namutla ako kasi hindi ko yan na-expect na magkakaroon kami ng utang sa gobyerno na ganun kalaki. 4,000, mahigit. Parang $4,100. Ganun. Ang laki ng utang namin sa gobyerno. So, ayun, binasa ko yung kanilang unang letter na yon, and then binasa ko yung pangalawang letter. Sabi sa pangalawang letter ay year 2020-2021 ay nag-overpaid din sila ulit sa amin at almost same amount mga langga pero mas malaki-laki, 4,000 400 yata, parang mga ganun. So, in total ay mahigit kumulang. In total ay parang nasa almost 9,000 Australian dollars ang utang namin sa gobyerno. So, in pesos, magkano yan sa pesos? Hindi ko pa nakakompute. So, mga nasa 300,000 20, parang mga or 25, 300,000 25 pesos, siguro mga ganong halaga yung utang namin sa gobyerno. So, na-shock ako kasi sobrang laking pera nun. Hindi ko akalain na magkakautang kami ng ganong kalaki sa gobyerno kasi since 2019, wala akong trabaho at si Ben lang yung nagtatrabaho sa amin. So, and then, syempre, nagsasubmit kami ng tax return. At kapag every time na nagsasubmit kami ng tax return, ay in-overestimate ko yung aming yearly income para hindi nila kami mabigyan ng ma-overpay ba or hindi nila kami mabigyan ng sobrang pera. Kasi ayoko mangyari yun. Pero yun nga, nangyari pa rin yung ayoko mangyari na eto, nag-autang kami sa kanila. So, since 2019 pa pala yun. Ngayon lang nila naasikaso ito kasi nga ng COVID. So, inuna nilang asikasuhin yung lahat ng mga residente na naapektuhan ng COVID. So, yun yung mga inasikaso nila, binayaran nila, binigyan nila ng allowance, financial support. Tapos, ngayon lang nila naasikaso yung mga family tax benefit na tinatawag. Kaya ngayon pa lang nila na discover na sobra-sobra pala yung perang binigay nila sa amin. So sa ngayon ay ang plano ko ay tatawagan ko sila sa Monday and then gusto kong ipa-review sa kanila yung kanilang desisyon kasi hindi ako komportable na ganun kalaki yung utang namin. Pero kung once na ni-review nila yon at tama naman yung pagka-compute nila ng summary ng babayaran namin, wala tayong magagawa kundi bayaran yun. Pero
Hindi naman yun agad-agad na kailangan mong bayaran. Ang mag-arrange ka lang ng kung magkano lang yung kaya mong bayaran. Or di kaya i-deduct lang nila yun sa payment na nare-receive ko ngayon. So, yun lang naman yun. Kaya lang malaki siya masyado. Tapos, ilang years ko pang matatapos yung bayaran. Pero, wala naman tayong magagawa doon mga langga kasi ayan, nagkamali sila or di kaya tama man sila o hindi. Kaya kailangan natin bayaran yun. Kahit ganun naman yung nangyari ay napaka-supportive naman ng mga gobyerno dito. Kahit na anong mangyari ay nandyan sila lagi para supportahan ang bawat pamilya dito. Kaya kailangan din natin maging responsabling citizen. So, okay lang yung mga langga na kumbaga parang nagulat lang talaga kami. Lalo na ako, na-shock talaga ako nung nabasa ko na you owe us for almost $9,000. I was like, my goodness, wala akong kautang-utang na kahit piso. Tapos ngayon magkakaroon ako ng ganun kalaki ang utang. So, ayun, na-shock lang ako kanina. Pero, I'm sure everything will be alright lang mga langga. And, papatapusin ko lang itong weekend and then by Monday ay tatawagan ko sila. And, hopefully, ma-sort out siya. And, hindi tayo maghintay ng matagal na desisyon. So, ayan, magpapahinga na rin tayo mga langga kasi gabi na. And ayan, maraming salamat po sa mga nanonood. And hopefully we'll see you again next time mga langga. Ayan, good night. Ingat kayong lahat. Bye! Please like, share.